Bukod sa mga atrasadong proyekto, natuklasan din po ng Senado ang issue sa buwis ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na lumutang sa pagdinig ang special tax privileges, gayon din ang issue sa franchise tax ng pribadong kumpanya. 3% in lieu of all taxes. So ibig sabihin, ang binabayaran nilang taxes ay 3%. Hindi yung katulad sa ibang negosyo na 25 or 20%. Ngayon, natuklasan din namin at ginagawan namin pa ng mas detalyadong investigasyon na itong franchise tax ay ipinapasa rin sa atin bilang consumer. Suportado rin ng mga senador ang hirit ni Gatchalian na refund sa paniningil ng NGCP sa mga consumer sa kabila ng mga nakabinbin at hindi pa natatapos na transmission line projects. Ang aking mungkahi, dahil delayed na yung projects ninyo, i-refund nyo na sa amin yung pera namin dahil hindi nyo naman na-deliver sa amin yung proyekto na ipinangako ninyo. Since 2009, kung kailan nagawa o nagumpisang NGCP, ni minsan hindi pa napatawan to ng multa o fines. Kahit na maraming projects ang delayed na. Aminado naman si NGCP spokesperson Cynthia Alabanza na malaki ang kinita ng kumpanya pero iginiit na dapat din isaalang-alang ang puhunan at gastos sa operasyon. No, siguro nakakalula lang yung bilyon o trilyon. Pero kung titingnan mo, ang puhunan mo bilyon, ang kita mo bilyon. Aminado na meron tayong transmission projects na medyo na naantala, may talagang delays. Hindi lang yan ang basehan ng pag-assess ng aming performance. Isang bahagi lang yan sa serbisyo ng NGCP. Nakatakdang ituloy ng Senado ang pagdinig hinggil sa issue sa NGCP ngayong araw.